parang sinasabi dito na nakakawi na. Nakakawi na ni universe yung mga blocks nyo regarding sa mga swerte nyo. So, pag sinabing nakakawi, di ba? Nakakawi, parang gumaganon. Yan, yan. So, parang it's making way, no? It's making way towards you, mga kapixie. Okay? Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tayo. Ito ang ating quarterly kapalaran para ngayong second quarter, April, May, June, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading guys sa dulo ng video. So ito yung gagamitin natin dyan. Pwede kayong magtanong na isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot. So, sa dulo ng video yan guys, kaya make sure natapusin nyo yung video. So, tingnan natin guys kung ano yung paparating sa inyo ngayong second quarter ng 2023. Combination ng positive and negative energy guys. General lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. So, we have the clover energy para sa inyo mga kapixie. We also have the clouds energy and the stars energy. So, for some of you mga kapixie, no, with this clover energy and the clouds energy here, guys, parang sinasabi dito na nakakawi na. Nakakawi na ni universe yung mga blocks nyo regarding sa mga swerte nyo. So, pag sinabing nakakawi, di ba? Nakakawi, parang gumaganon. Yan, yan. So, parang it's making way, no? It's making way towards you, mga kapixie. Okay? So, for some of you, yung mga distractions nyo, yung mga distractions, mga obstacles, ganyan, yung mga negative thoughts and assumptions nyo regarding sa luck, guys, parang unti-unti siyang napapawi. In short, yung mga blockages nyo, no? Parang unti-unti siyang napapawi to make way. To make way, mga kapixie, para bigyan ng daan yung swerte sa buhay nyo, guys. Okay, so, it's very important that you persist, mga kapixie. You should know your blocks, no? Dapat alam nyo kung ano yung blocks nyo. Blocks are usually negative thoughts and assumptions about your certain desires, mga kapixie. Kapag alam nyo yung blocks nyo, madali nyo siyang ma-overcome and madali nyo mamamanifest yung desires nyo. So, ganito lang kasimple yan. Gusto nyo maging maswerte, okay? Pero, meron kayong overall assumption na malas ka, palagi kang malas, hindi ka na naging maswerte kahit kailan. So, yun yung block mo. No? Ibig sabihin, yung paniniwala mo na yun, yung belief mo na yun, yun yung nagiging blockage kung bakit hindi ka maka-experience ng swerte sa buhay mo. Kasi, palagi mo iniisip na malas ka, never kang sinwerte, no? Puro kamalasan yung nangyayari sa buhay mo. So, yun yung tinatawag na block, okay? And para ma-overcome mo yung block na yan and you reach your desire, kailangan i-revise mo yung block na yun. So, you remind yourself na, no, swerte ako. Pinangakala ko kung swerte, deserve ko maging maswerte. So, ganon mga kapixie, alright? So, in your case, Gemini, nakikita natin na talagang unti-unting nahahawi. No, unti-unting nahahawi yung mga kamalasan sa buhay nyo, yung mga troubles, yung mga issues para bigyan ng daan yung swerte sa buhay nyo. At ito pa mga kapixie, no, ito yung magbibigay din ng daan, hindi lang sa swerte, no, kundi para sa iba. Parang ito yung magiging daan din para bigyan ng daan yung katuparan ng inyong mga pangarap mga kapixie, no, yung kumbaga para nagiging inspired kayo to do things para maabot yung mga pangarap nyo, yung mga dreams nyo, ganyan. Nagkakaroon kayo ng guidance, nagkakaroon kayo ng gabay, nagkakaroon kayo ng tamang direksyon, no? You feel like you are in the right path, mga kapixie. Para maabot nyo yung mga dreams nyo, yung mga pangarap nyo sa buhay, parang masyado nagiging optimist kayo or positibo, no? Nagiging positibo yung pananaw nyo towards your goals mga kapixie. Alright? So, very, very positive, guys. Maganda kasi nakikita natin na humahawi na yung mga blocks nyo sa buhay. So, kapag ka nawawala yan, syempre,
mas magiging magaan yung pagpasok ng mga biyaya blessings sa buhay nyo. Okay? So, Gemini, comment down below if naka-resonate kayo sa mga messages nyo. Tingnan natin guys yung strongest energies nyo ngayong second quarter ng 2023. Habang sinashuffle ko to mga kapiksino, paalala, naka-flash sa screen ngayon ating paano mag-manifest ng abundance course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksino, offer natin sa mga kapiksin natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging successful, maging matagumpay sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksin. So, kung gusto nyo maging maswerte, umunlad ng bonggang-bongga, guys, ang course na yan ay para sa inyo. Sa mga interesado, no, good news, kasi ngayong March hanggang sa katapusan, magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal. Yeah, so, mag-avail na kayo guys, habang mainit-init pa. Marami na rin tayong success stories dyan sa course na yan. So, yeah, mag-send lang ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. So, ito yung mga paparating sa inyo guys, yung mga strongest energies nyo for April, May, June. Gemini, kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread. Mayroon tayong presence ng water signs, mga kapiksi. For some of you guys, no, parang medyo magkakaroon kayo. At saka, another air sign pala, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaari kayo magkaroon ng conflict with this specific person in your life. Pwedeng sa love life ito, pero pwede ring hindi love life, mga kapiksi. Feeling ko sa negosyo ito, guys. Parang, let's say, for example, meron kayong katabing tindahan. Kunwari, nagtitindahan kayo, tapos meron kayong kakompetensya, katabing tindahan, ganyan, na parang medyo magiging tight yung competition nyo sa isa't isa, ganyan. O kaya naman, nagsiservice kayo, naggugupit kayo, nagmamanicure kayo, ganyan, pedicure. Tapos parang meron kayong kakompetensya na parang there is someone na may ganun klase din na service, mga kapiksi. So, when it comes to competition, guys, even sa work, no? Syempre sa work, marami talaga ang competition dyan, mga kapiksi, no? Kasi everybody's rooting for promotion, di ba? Syempre yung iba gustong ma-promote, gustong madagdagan yung sahod. And that's fine, mga kapiksi. But in your case, guys, no, when it comes to competition, palagi kong sinasabi sa inyo na always go back to yourself and always focus on yourself, mga kapiksi, no? Focus on becoming the better version of yourself, focus on your skills, focus on your knowledge, hindi dun sa competitor, guys, no? So, sabihin na natin na magaling sila, pero if you focus on yourself, di ba, kung nag-focus ka sa sarili mo, magpagaling ka, mag-enhance ka ng skills and knowledge mo, with or without competition, ikaw pa rin yung winner, true winner, kasi na-enhance mo yung sarili mo, di ba? So, always focus on yourself, mga kapiksi, para, again, no, may ka-competition ka man or wala, talagang you're just becoming better and better dun sa bagay na ginagawa nyo. For some of you guys, no, may mga bagong kontrata na maaaring dumating sa inyo. Feeling ko ang tagal-tagal nyo nang inaantay itong mga contract signing na to, mga kapiksi. So, sa mga kapiksi natin na nagwi-wish dyan, no, parang you're wishing upon a star na sana dumating na yung mga kontrata. Sana ma-approve na yung mga documents nyo, yung mga nilalakad nyo, mga kapiksi, no? If you're applying for a job, ganyan, hold on tight because it will be coming to you. And for some of you guys, feeling ko, if you are negotiating sa salary or sa mga benefits, mga kapiksi, it will work in your favor. Ibig sabihin, ipagkakalab sa inyo yung mga demands nyo. So, lay it out on the table, mga kapiksi, kung ano yung mga demands nyo, no, you should know better kung ano yung para sa inyo, mga kapiksi, no. And definitely, kung ano yung hiningi nyo, ipagkakalab talaga sa inyo. So, just tell yourself, guys, that everything works out for me, everything is working out in my favor, no? Para kahit anong sitwasyon pa, yung kaharapin nyo talagang palaging nagiging favorable sa inyo yung mga condition, alright? Blessings, mga kapiksi, nararamdaman natin. And you have a lot of options. The universe is giving you multiple choices. Pag sinabing multiple choices, guys, marami. So, parang bibigyan ka ni universe ng maraming choice para sumagana yung buhay mo. Ikaw na lang yung mamimili. And for some of you guys, may mga manifestation. Sobrang ganda ng cards nyo, grabe. Parang ano, no? Kapag ka, parang mini-mini-mini mo, ganyan.
pagka pinili mo to tas nag-fail, repeat, bibigyan ko ulit ng chance ni universe, o sige ito naman piliin mo, nag-fail, repeat, bibigyan ko ulit ng chance ni universe, piliin mo to, nag-fail, repeat, no? So parang ganon yung cycle, parang paikot-ikot siya guys, no? Na parang hanggang sa makita mo yung para sa inyo talaga, mga kapiksi. Don't be afraid to try new things, mga kapiksi, no? Yung mga hindi nyo pa nagagawa before, if tinatawag kayo ganyan, kung feeling nyo malakas yung tawag sa inyo, grabe. Ito yung sinasabi natin guys, na the universe is making way. Ito, no, the universe is making way. Inaalis niya yung mga harang sa buhay mo para ipagkaloob yung mga desires mo. Okay? And yeah, ipagkaloob yung mga desires mo and magiging maswerte ka. Alright? So, it's true mga kapiksi, no? Talagang nakikita natin. Bumabangga siya dito sa mga cards, mga kapiksi, na talagang hahawiin ni universe lahat ng blocks sa buhay mo para ipagkaloob sa inyo yung mga desires nyo, mga kapiksi. So, try and try until you succeed, mga kapiksi, hanggang sa ibigay talaga sa ni universe yung mga bagay na hinihiling nyo, kasi hindi yan titigil hanggang hindi na fulfill yung mga desires nyo, mga kapiksi. So, ayan, no, guys, grabe. Sobrang pagpapala, bonggang-bonggang pagpapala yung mararanasan nyo ngayong second quarter, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot, huwag kayong magpatumpik-tumpik. And kumilos kayo ng kumilos, mga kapiksi, kasi baka mapag-iwanan kayo sa biyahe. Okay? So, yeah. Make sure, guys, na you know when to take action. No? Huwag kayong tutulog-tulog kasi baka mamaya dasal kayo ng dasal. Dinidinig na pala yung gusto nyo. Pero, nakanganga pa kayo, mga kapiksi. So, yeah, financial stability and security talaga mapapasa inyo, guys. And swerte and good luck, good fortune. And talaga namang the universe is making way for you to achieve your desires, mga kapiksi. So, be grateful. Magpasalamat kayo. Alright? Okay. So, napakaganda ng reading nyo, Gemini. Ito na yung ating yes or no pick a card series, mga kapiksi. Huminga kayo ng malalim, no? Tapos, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung gusto nyong malaman. Isang tanong lang guys, answerable by yes or no. Habang sinashuffle ko to guys, remind ko lang kayo na open yung ating membership program sa ating channel. Sa lahat ng gusto mag-join guys, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button o kaya yung link na sa description box. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin para matuto kayo mag-manifest using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, huminga kayo ng malalim, guys. Tapos, isipin nyo yung tanong sa isip nyo. And then, pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card 1 ang napili nyo, guys, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, congratulations, Gemini, kasi puro yes yung lumabas sa inyo. Thank you so much mga kapiksi for watching. Pwede nyong ulit-ulitin to dahil ito ay good for 3 months guys, no, para talagang ma-refresh sa alaala nyo yung mga readings. For more Gemini readings, check nyo tong videos nyo dito. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.